Magandang araw, kids! Ang ganda talaga ng mga painting sa Art in Island. Lalo tuloy akong na-inspire na mag-drawing o magpinta. Kaya lang di ako ganung kagaling mag-drawing. Dapat daw kasi malaman muna yung mga basics sa pagda-drawing. Gusto niyo din bang malaman ang ilang basics sa pagguhit mga bata? Tara, samahan niyo ako! Ang pagda-drawing ay nakakatulong para ma-develop ang ating creativity habang bata pa tayo. Kaya mas magandang pag-aralan natin ang ilang mga bagay tungkol dito. Hi po, Kuya John. Hello! Sa pagda-drawing po ba, ano po ang kailangan ihanda? Siyempre, yung mga basic na gamit natin. So, kailangan may pencils, mayroon kang eraser, mayroon kang ding paper. So, depende yun kung anong klaseng drawing din gagawin mo. Minsan, iba-ibang klaseng lapis din yung ginagamit. Pero yun, siguro yun yung mga ilang mga basic tools na kailangan natin para mag-drawing. Paano po mai-improve sa pagda-drawing? Basically, practice. So, kailangan ulit-ulitin mo lang siya kasi doon mo lang naman talaga siya makukuha. So, kung gusto mo mag-improve sa drawing, kailangan madalas ka mag-drawing. Almost every day nagdo-drawing ka or more than once a day nagdo-drawing ka para ma-practice mo yung skill ng drawing. Maraming salamat po. Thank you din. Ngayon, alam na natin na mga dapat ihanda sa pagda-drawing. Magsanay tayong palagi. Sabi nga, practice makes perfect. At kung Biblia naman ang tatanungin natin, ito ang sabi sa 1 Timoteo 4 at 8. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Kaya practice lang ha! Malay nyo, sa tulong ng Diyos, maging magaling din tayong artist. At bukas nga pala kids kung lolobin ng Diyos sa Bensibibo. Para makumpleto ang artworks natin, syempre, dapat alam din natin ang ilang tips tungkol sa pagkukulay. Yan naman ang aalamin natin. Kaya samahan niyo ulit ako ha, dito sa Bensibibo! Abangan mamaya!